So what's up guys, it's your boy Cyrus. Welcome back to Cyber Amazing TV. Let's get it on. Alright, so for today's vlog guys, is magkakaroon tayo ng unboxing. And for this type of unboxing is papakita ko sa inyo yung pinaka-i-intake kong pod na lumabas dito, which is the WENAX, nakalimutan ko kung paano siyang banggitin, the Geekvape WENAX Stylus Pod. So matagal ko na siyang inintay guys dahil nakita ko siya dati like a few months before sa page ng Geekvape or ng Aegis Vape ata yun or what, ganun. So nakita ko yung advertisement nila nito na maglalabas doon ng ganitong klaseng vape and natuwa ako sa design, ang gandang, simple lang, auto-fire din siya and meron din siyang firing pin sa ilalim na parang tube type lang ganun. So, yeah. Ano pang hinihintay natin? Bago yun, syempre, pakita ko muna yung montage ng vape, di ba? Game! And that's it guys, so yun na nga yung WENAX Stylus ng Geekvape. Now, papakita na natin kung ano yung mga nasa loob nito. So, ganito yung itsura ng package niya kapag binili nyo. Yan. And sa loob ng package is, of course, meron tayo yung... Wait lang ah. Ah, wait. Yun. Meron tayo syempre yung cartridge niya. Tsaka yung pod mismo. So, yung color ng inuha ko is yung, ano ba to? Devil Red. Devil Red yung nakita kong color. So, ang available color lang kasi sa vape shop na nakita ko, or vape shop, yeah. By the way guys, nabili ko pala to sa Vape Department. Shoutout dun kay Kuya kanina. Sorry, nakalimutan kung ano yung pangalan mo. Ipapost ko na lang yung link mamaya sa description kung saan ko to nabili. Ang available colors lang na meron siya is black and ito nga yung red. So yeah, together with the package is of course this at ito yung cartridge. At ang nasa loob na ng cartridge is yung 0.6 na coil. 0.6 na coil na yung nasa loob niya. So of course, kasama nun is yung extra coil, which is this one. Ito. And ito ay 0.2 ohms lang to. Yun nga. So bali, hindi ko na muna siya itatry guys kasi yung sayangin, hindi ko muna siya gagamitin. Ito ba tayo sa 0.6 ohms. And of course, kasama sa package is yung USB, warranty card, at saka user manual. Okay? Pero syempre, hindi rin mawawala yung tools na kailangan. So ito, itong tools ito, kung nakikita nyo man, ito yung ginagamit para kunin yung coil dun sa loob ng cartridge. Kung malakas naman kayo, pwede nyo gamitin yung kuko nyo kung hindi kayo nasasaktan. Sana all, di ba? Pero yun, syempre ako gumagamit ako dito para hindi ko masira at saka mas easy para sa akin. Kasama din sa loob ng plastic na to is yung isa nilang drip tip. Mamaya itatry natin to, tingnan natin yung difference nito sa original na nakakabit dito, okay? So yun nga po no, so bago lahat, tingnan natin. So una is design. Napaka-simple lang ng design niya guys. Ayun na yung tatak, WENAX. Sa likod, ayun yung salitang stylus kung nakikita nyo man. And para i-turn on siya is dapat dalawang pindot, limang pindot lang ba. So, yun na. 1, 2, 3, 4, 5. Turn off na siya, hindi na siya bubukas. And para buksan siya is lima ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, magi-green light siya. Tapos meron din siyang settings. So, pag gusto nyo na malakas, green siya. Pag mahina, 1, 2, 3, yan, puti. Ito yung parang low settings niya. Mid settings is color blue. Yan. And high is color green. Yan. Yan. So guys, ano pala siya? Auto-fire din siya, pero pwede rin siyang manual draw. Tama ba yung ano ko, manual draw? Kalimutan ko. Basta yun nga. And, hindi ko alam kung ano to, pero hindi naman siya feel na bakal or baka aluminum siya na ewan.
And ayun nga, so dito guys, ito yung charging port niya. Tapos itong nakikita niyong butas dito, pati ito, ito ata yung air holes niya. And ayun lang, so ipakinan natin siya, try na natin. Iko-compare din natin siya sa dati kong pad na yung caliber ko ako. Try na natin. Oh, gulat kayo, no? Ang pangit! So, okay. Try na natin to. So, muna natin na try is yung auto-fire niya. Hindi natin pipindutin yung ilalim. Game. Excuse me. Nga pala, ito yung gamit ko na juice. Nerds Extreme Ice, one of my favorite juice. Laging ito yung binibili ko. Kung hindi puro fruits, menthol or yan, Extreme Nerds Ice ang binibili ko. Itin natin. Smooth siya. Excuse me. Smooth lang, sakto lang siya. So, try naman natin tong pagpipindutin natin. Mas mabilis yung fire activation kumpara dun sa auto fire. Dahil parang, alam niyo yun, mas mabilis umano yung vapor sa lalamunan tsaka sa bibig kumpara pag ina-auto fire niya siya. Nakita naman. So, yun. That's the WENAX Stylus Vape, guys. So, compare natin siya sa caliber ko. Nagkaroon na din ako dati ng caliber yung isa. Yung unang caliber na lobas, yung mahaba na itim. Then, nag-swap ako. Pinalitan ko ng caliber ko. Try natin to. So, kumpara sa caliber, parang feel ko mas smooth yung draw activation ng WENAX Stylus kumpara dito. Dito kasi parang, ano ba yung pakiramdam na yun? Parang ang hirap higupin ng vapor, promise. Medyo lang naman, pero hindi naman lagi. So, pero syempre ito pa rin yung madalas kong gamitin dati dito kasi ako nasanay. Pero kumpara sa caliber, mas malakas yung WENAX Stylus ng Geekvape. Yan lang yung masasabi ko. So, yun na nga guys, no? Nakita na natin yung WENAX Stylus ng Geekvape. And once again, thank you so much Vape Department dahil meron kayo at malapit kayo na shop na pinagbilan ko. Buti na lang. Tagal ko kasing hinahanap to guys talaga nung lumabas yung advertisement na to. Hit na ganap agad ako ng mga alam kong vape shops kung magbibenta pa sila nito or may alam sila nagbibenta nito. So far wala silang na-recommend sa akin na shops. Pero nung tumagal-tagal, nag-browse sa Facebook hanggang sa nakita ko yung isang, actually tatlong vape shop yung nakita ko na nagbibenta nito eh. Pero dun na ako sa may pinakamalapit sa amin kumuha para pwede ko na lang din puntahan. Alam nyo yun, para wala ng delivery fee, ganun. Hindi naman sa kuripot ako, pero tagtipid lang din talaga. So, yun nga guys. This is again, the WENAX Stylus. And highly recommended siya sa mga pod users. And, alam ko masabi, masarap sa pakiramdam. Pero, nagkaroon din kasi ako ng Aegis pod. And, for some reason, mas malakas yung Aegis pod kumpara dito. Pero para sa akin, smooth vaping lang ako. Kaya, goods to para sa akin. So, ayun na guys. So, comment down below if you would like to hear some more, if you would like to hear some more reviews about other vapes. At, natry kong bumili. Siyempre, hindi nila ako i-sponsoran dahil, low-time vlogger lang naman ako. At kung ano-ano lang binavlog ko. So, yeah, comment down below if you think I should do more vape reviews para ma-boost yung YouTube ko, ganyan. And malay nyo, baka pagdating ko ng let's say 200 subscribers or yeah, 200 or 300 subscribers, eh magpamigay ako ng vape sa mga fans ko, diba? Wow, fans! So, ayun nga. So, once again guys, my name is Cyrus. Thank you so much for watching Cyber Amazing TV. See you guys on the flip side.
Hindi lang maayos.